Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngala ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at sa kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayong may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa 12,
ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas. Naranasan niyo na ba na ibigay ang inyong buong pagtitiwala sa isang tao pero sa huli, nabigo ka pa rin? Naranasan mo na ba na ibigay ang iyong buong pagkatao, pagmamahal at pagtitiwala sa isang tao, pero sa huli, iniwan ka pa rin? Kung oo yung sagot nyo, nakaka-relate kayo kay Santo Tomas. Kasi akala niya ganun yung nangyari. Madalas, naririnig natin at nakikilala natin si Santo Tomas bilang nagdududang Tomas. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga laging nagdududa si Santo Tomas. Ang totoo niyan, sa lahat ng mga apostol, isa siya sa may napakalalim na pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, may isang pagkakataon na talagang ready na siya na mamatay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lalim talaga ng kanyang pananampalataya. Kaya lang, noong panahon na yon, hindi pa naman talaga naiintindihan ni Tomas na kailangang magbata ng hirap at mamatay sa krus ang Mesiyas. Kaya ang nangyari, yung tao na pinagbuhusan niya ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala ay biglang namatay. Kaya ang akala niya, ang nangyari, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, namatay din yung bahagi ng pananampalataya ni Tomas. Ibig sabihin, nagkaroon o nasugatan ng hindi pagpapaniwala ang kanyang pananampalataya. His faith was wounded by unbelief. Pero pagkatapos ng 1 linggo, 8 araw, bumalik si Jesus at nakita na siya ni Tomas. At naipahayag yung pinakamalalim na pananampalataya nung sinabi ni Tomas na, "Panginoon ko at Diyos ko." At sa buong New Testament, sa buong Bagong Tipan, si Tomas lang ang nakapagsabi directly na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Sabi kasi ng iba, no, nagulat lang siya. Parang napasabi niya, "Oh my God." Pero hindi. Ito ay pagpapahayag ng malalim at tunay na pananampalataya. At ano yung tinuturo ng buhay ni Tomas sa atin?
Unang-una, matuto tayo sa pagkakamali ni Tomas. Saan ba siya nagkamali? Nagkamali siya dahil umalis siya. Nagkamali siya dahil lumayo siya. At paalala ito sa atin na bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, huwag na huwag tayong lalayo sa tabi ng ating Panginoon. At pag sinabi nating disipulo, lahat tayo ay disipulo, lahat tayo ay tagasunod. At ang ibig sabihin ng tagasunod ng ating Panginoon ay hinding-hindi humihiwalay sa kanyang Panginoon. Kung nasaan ang Panginoon, dapat nandun din ang disipulo. Kung nasaan ang ating Panginoon, dapat nandun din tayo. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kapag ka ba tayo broken-hearted? Kapag ka ba tayo may pinagdadaanan? Kapag ka tayo merong pag-aalinlangan? Kanino tayo pumupunta? Saan tayo pumupunta? Yung iba kasi pumupunta saan? Sa bar, umiinom. Yung iba pumupunta saan? Sa sugalan. Yung iba saan pumupunta? Sa droga. Mali. Mali na puntahan ng mga iyon. Dahil sa panahon ng pag-aalinlangan, sa panahon ng pagdududa, lalong dapat tayong lumapit sa ating Panginoon. Lalong dapat lalo tayong dumikit sa ating Panginoon. Kasi kailan ba mapapatunayan ang ating pananampalataya? Kailan ba tayo magkakaroon talaga ng pananampalataya? Sa panahon ba na madaling sumampalataya? Hindi. Sa panahon ng pag-aalinlangan. Pero hindi naman lahat ng oras masama ang pag-aalinlangan. Hindi lahat ng oras masama ang magduda. Dahil minsan, ang pagdududa ay ang nagdadala sa atin ng mas malalim na pananampalataya. Ang pagdududa minsan ang nagdadala sa atin ng mas malalim na paniniwala at pagtitiwala. Si Tomas, sandali siyang nawala dahil siya ay nagdududa. At nung sinabi ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ayaw niyang maniwala. Hinayaan niya pa rin yung sarili niya na magduda. Para bang sinasabi niya na hindi naman talaga nagpakita sa kanila ang Panginoon. Pero sa gitna ng kanyang pagdududa, nung nakita niya ang ating Panginoon, anong nangyari? Napalitan ng pananampalataya na mas malalim pa kaysa dati. Napalitan ng pananampalataya na mas malakas pa kaysa dati. Kaya kung tayo nag-aalinlangan sa Panginoon, okay lang yan. Kaya kung tayo nagdududa minsan sa kapangyarihan ng Panginoon, minsan okay lang yan. Okay lang magduda. Ang masama ay yung tuluyan kang mawalan ng pananampalataya. Dahil pinapaalalahanan tayo ng karanasan ni Tomas na sa gitna ng pagdududa at sa dulo ng pagdududa, mapapalitan ng pananampalataya na mas malalim. Mapapalitan ng paniniwala na mas malakas. Si Tomas, kinailangan niyang makita si Jesus para siya ay maniwala. Pero tayo ngayon, huwag na tayong umasa na makikita natin ang ating Panginoon ng mukhaan. Pero sa tuwing aaten tayo, dadalo tayo ng misa, nakikita natin, naiinkwentro natin ang ating Panginoon sa Eucharistia. At sa tuwing titingin tayo sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, nakikita din natin, naiinkwentro natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero iisa din ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin at kay Santo Tomas, huwag ka nang mag-alinlangan, manalig ka na. Meron ka bang problema ngayon? Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka na. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Meron ka bang pagdududa sa iyong pananampalataya? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Dahil sabi din ng ating Panginoon,
mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila nakita. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama, sa pagluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod. Kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayong kami nagpapasalamat sa iyo kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Hernando. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuwi.
buhaw sa mundo. Dali kong maituminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus, kupa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kaniyang hinirang. Halik kumang mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayan, lalo na mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na July 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol Santo Tomas, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol
upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay magpatatag nawa sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at papagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inihinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, lumalhati namin.